Good morning. So this morning yan, nagpapainom na si Boy Forma. Boy Forma, ilan ang pinapainom mo? 8 po. Oh, yo. Oh. So ang umiinom ngayon ay yung bulik. So this stock is going to SMC August 9. BOT. So hindi nyo kailangang pigilan yung pag-inom ng stag. So ayan, no? Kita nyo? Oh. Ano no? Ano bilang by forma? Tumulong mo naman ang forma. Yan, o. Oh. So pag kailangan kasi malaman nyo yung hipo ng katawan ng manok nyo. Kung kailangan bang uminom ng madami o kailangan magpigil. So ito naman monitor, eh. Monitor from the beginning ng nagsimula yung day 21. So ako po yung nagsasabi kay Cedric kung ilan yung ipapainom. Pero simula sa umpisa, si Cedric nagpapailaw niyan. Si Cedric ang nangalaga niyang mga nilaban na yan. Yung mga nilaban nila sa SMC nila Doc nung isang araw sa Tristag. So from day 1 si Cedric ang humawa niyan. So pagdating ng day 10 pataas, ako na po yung nagmo-monitor at gumagalaw niyan. Especially yung pagmixing ng patuka. So ayan. Hindi yata matutuloy yung kaladok. Ikaw sana pagbibitawin ko na, Cedric. Ano? Ha? Oo. Nagaganda nito, Doc. Shout out sa mag-partner kay Sir Paul at kay Doc po. Kay Doc Yap. At good morning po. Salamat po sa walang sawang pagkuha ng aking mga palahi. At least hindi sila nagsasawa kasi umi-score naman talaga. So itong angulo natin medyo madilim kasi nakasalubong na naman tayo sa araw. So lipat tayo ng angulo. So nga pala, ibebenta tayong mga folding na ganito. So intayin nyo lang, nagpagawa ako, magpo-for sale tayo ng gantong folding. Siguro 30 pieces yung pinagawa ko. Kung matutuloy. Mas maganda, mas makapal, mas matibay. Heavy duty, ika nga. So. Dito, mas maganda-ganda angle dito. Ayan. So, sino na umiinom, Cedric? Si 444? Yan ba si 444 o yung isa? Si 444 ang score. Yung 4 na 4. Ha? So yan o. Oh. Bilangin nyo yung inom. Paiinumin. Pero merong manok na hindi niya naiinom yung binibigay ng handler. Halimbawa, gusto lang ng handler 7. Minsan 3, umaayaw na. Ayan o. Pang ilan na yan? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayun, tama na, Cedric. At yan ay medyo mabigat na yan. So, ang control lang pag-inom, mamayang hapon at one day before the fight. So yun, sa ngayon dapat maximum sila, pwedeng 10, pwedeng 8. So yun, dapat maximum sila kasi pagdating nung day 21, kung aagahan nyo yung pag-control sa tubig nila, eh baka sumobra na ni Peace. Kasi napasok ang katawan ng manok pagdating sa sabungan, lalo na at hindi nyo na ibibigay yung tamang gramo ng patuka sa oras ng schedule nila. So, ganyan po yan.
So halimbawa, ang laban ay alas 5. Estimate nyo alas 5. Siyempre, pwede ka magputuka ng 30 grams noon. Pero merong manok na madaling magtunaw, merong mabagal magtunaw. So parang tao din. Halimbawa, sabay tayong kumain ng tanghalian, parehong ulam, parehong kanin, tikis ang kanin lang. So minsan, yung kasama mo gutom na, pero ikaw busog pa. Pero pag si Cedric ang kasama mo, laging gutom. Ayan. Cedric, anong obserbasyon mo nung binitaw ng MT tsaka pagkabitaw, binigyan ng isang kutsarang patuka at pinainom ng dalawa? Ano naging itsura ng katawan? Ayos. Kasi ang manok po, pag wala ng tinutunaw, ang tendency niyan, papasok po yung katawan nila. Ang pagkukunan na lang nila ng ano nila, yung taba na lang nila. So yun, kaya pumapasok yung katawan nila. So kaya sinasabi, kung saan magandang timbang ng manok mo, doon mo ihanda yung iyong manok. So ang proseso po ng paghahanda, iba ho yung actual na itinuturo kaysa online. Kasi hindi nyo naman po mapipil yung hipo kung sasabihin lang sa inyo. Iba yung actual. Ayan, tulad niya ni Cedric. Oh, yan si Cedric, medyo may uwido yan. Natututunan niya lahat. Oh, tanong Cedric, may natututunan ka ba? Meron ko. Oh, yun. Natututunan. Pero mas gusto mo sa conditioning. Oo. Kaysa? Mag-ganya. Sisew. Sisew conditioning. Ano? Conditioning. Oo. Huwego din ang hagod niyan eh. Alam mo yung huwego? Yeah. Ang huwego, sugal. Sa kagaling, sabi ng matatanda, naghuwego ka na naman. Oh, yun, sugal, yun ang tawag doon. So, yun. Sa buwan pa, wala kang tao. Oh, Cedric, okay na ba? Minom na sila? Oo, oh, yun. Oh, huhugasan ng paa, puwet, at muka, at kilikili, babasain. So, bago itabi, mga, paunatin mo muna sila dyan ng mga at least isang media ora, 30 minutes. Tapos, itatabi na. Tapos, after 3 hours or 2 and a half hours, papalabasin sa kulungan para paipotin. Kasi ang manok, hindi umiipot dun sa hawla, lalo na kung madilim. Yun. Ayun. At pinakita ko lang po sa inyo kung paanong magpainom. Hindi tulad nung iba na sinasabi, tatlo lang ang papainom pag malapit na ang laban. Hindi po yun totoo. Kung gusto nyo pong hindi gumanda yung score nyo, ganun yung gawin nyo. So yun po. Salamat po. Ito po si Randy Hebron TV ng True Blood Hebron Game Farm. Salamat po. Bye-bye.